Leonardo, saan ka nagtatrabaho? San Juan po. San Juan? Anong pinagtatrabahoan mo? Construction po. Ito yung past contract? Opo. Sino nagmamayari nito? Hindi ko po sir kilala. So, gaano katagal ka nagtatrabaho? Anong nabuwan pa lang? Architect lang po ang kilala ko din. Architect. Pero yung may-ari, hindi? Kasi okay. Hindi po ako nakakapunta ng... Isang bis lang ako nakapunta ng upis, sa labas lang ako. Okay, sige. Anong nabuwan ka palang tatrabaho? Construction worker ka, pintor. Magkano sahod mo? 550. Oh, mataas ka doon sa regular na rate. So, si tinanggal ka sa trabaho. Okay. Hindi ka binigyan ng notice na tinanggalin. Pasang salita lang po. Okay, salita lang. Pinasabi ang katrabaho, tinanggal ka na. Illegal dismissal file. Nag-file ka kahapon. Nagkaroon ng hearing. Di sumapit yung kumpanya. Tapos may schedule na hearing uli. Pagkatapos, na-dismaya ka sa nagpa-advise ka, sinabihan ka ng abogado, wala kang karapatan makakuha ng 13th month pay at holiday. Opo. Kasi ang holiday raw po ay wala raw po akong karapatan na ano kasi hindi pa raw po ako regular. Regular. Apo akong inuwi. Anong probinsya ka? Bicol po. Bicol? Ganito ang sasabihin ko sa'yo, Leonardo. Yung kausap mo roon na nagpa-advise ka sa abogado na ikay galing sa NLRC, anin na buwan ka palang natatrabaho sa construction? Kung titingnan mo, pwede ka naman lang tanggalin at tapos yung contract mo, pwede ka nang hindi in-renew. So, wala ka pa ata sa anin na buwan. Siguro, ganun, mag-aanin na buwan pa lang. Okay, so sa makatuwid, itong trabaho mo na ito bilang pintor, binabayaran ka naman ng tamang pasahod. Kung tinanggal ka man ng kumpanya na wala nang pasabi, baka kung kailan na yung nangangailangan lang sila ng serbisyo mo at wala ka nang dapat gawin, o siguro tinerminate na nila sa anumang kadahilanan, nandoon pa rin sa sinasabing takdang panahon na pwede sa pwede kasi hindi ka naman regular. Paano mo nalaman na tinanggal ka na? Pasang salita nga lang po sa katrabaho ko, pinasabi lang. O, pinasabi na. Pero may opisina po kami dyan sa San Juan. Hindi ka naman nag-opisina, pintor ka sa construction. Oo, pero may opisina po. Yung gusto ko pong mayari, dapat pinatawag man lang ako. At pinausap. Ang sistema yung sinasabi mo ng protocol yon. Ang ibig sabihin ng protocol, yung pamamaraan ng sistema sa loob ng sinasabing tanggapan o establisamiento na kung saan may mga empleyado nag-opisina. So may sinusunod sila ng pamantayan na protocol. Sa mga ganyan. Pero doon sa mga sinasabing kumpanyang mga sa loob, white collar, ibig sabihin sa opisina. Pag sa mga constructions kasi, pwede kasi pagkatapos ng 6 months, tapos na ang kontrata mo, hindi na in-renew. Hindi naman sa... Kung may kontrata ulit, tatawagin ka. Eh, wala ko kami, sir, papel, sir, na ano. Kaya nga, wala nga papel. Wala nga yung pinaghahawakan kasi 6 months ka pa. O, pasang pero lang po kami. Oo, ganun lang yun. Ang gusto mo mangyari, hindi mangyayari sa realidad ng mundo. Kasi hindi ka empleyado, ikay nagtatrabaho sa construction site bilang contract na sinasabing mga tawag dito, magpipintor. Ang hinihingi mo isang office job na may protocol kung anong nagawa mo. Dito kasi maaring sinasabi mong illegal dismissal kasi tinapos na nila. Hindi pag sinabi, o tapos na, hindi na mapwede. Kasi parang arawan, lingguhan ang sweldo. O kasi sinabi nila sa akin, sir, maghintay raw ako ng pinagaano kasi hindi pa raw aprobado sa taas. Basta wag raw muna akong pumasok. Naghintay ako, sir, inabot ako ng 4 na araw. Pumunta ako ng office. Di ako nila pinapasok, lumabas si architect. Sinabihan ako ni architect na, sabi ko, sir, anong nangyayari, sir? Bakit ganun ang ginawa niyo sa akin? Bakit? Anong gagawin natin? Marami, hindi lang ikaw, marami pang kasunod. Ay, hindi lang ikaw, marami pang susunod. Oo, marami ka lang kasunod sa akin. Tanggapin mo na to. Ibig sabihin, magbabos na sila ng trabaho kasi contract lang naman eh. Wala naman silang obligasyon sa'yo. Other than bayaran ka ng iyong minimum, above minimum, at kung ano man mga dapat ibabayad sa'yo. Pwede ka rin naman umalis anytime sa kanila eh. Kasi hindi naman to regular na trabaho eh. Hindi to office job. Construction to eh. Pintor ka eh. Field ka eh. Ang pagkapintor mo, maaaring sasabihin ng sinasabing construction, binawasan ang kontrata natin sa itaas.
O paano to? Pag binawasan tayo, di magbawas tayo ng tao. Itong realidad. Halimbawa, contractor sila eh. May nagpapagawa sa kanila sa anong constructions. Medyo bumagal yung release ng pondo. Sasabihin, o sige, ito lang muna ha. O pagtsagaan nyo lang to, itong budget natin sa labor ngayon. Ang trabaho mo kasi, pag sinabi sa itaas, doon sa kanilang kliyente, mabawas muna tayo ngayon. Eh kung dati kalahating milyon, eh hindi, 250. O, magpipili ngayon sila kung sino. Halimbawa, pintor ka, sasabihin, o sige, ito na lang to. O ito, anumang kadahilanan sila nakakaalam doon para naman sila'y hindi maudot ang kanilang operasyon. So magbabawas sila ng tao. Sabi mo kanina, nandoon ka kay Atong Ang, binayaran ka, mas mababa. Ito, mas mataas, pero sugal dito. Baka bukas pagising, ala ka ng trabaho. So wala akong ano dyan? Wala. Maghahanap ka ng ibang trabaho na mapasukan, tuloy lang. Gusto ko na lang, sir, makauwi na lang sana ng probinsya. Kasi kung di po ako pinaasa dyan nung unang abogadong nag-advise sa akin nung unang punta ko ng labor, na pinangako sa akin na ito, makukuha mo itong ganito. Eh ngayon, naubusan na talaga ako, sir. Anong problema mo? Sabihin mo sa akin. Hindi ko makain hanggang ngayon. Oh, okay. Eh, gusto mo talaga ng probinsya. Magkano po masahin sa Bicol? Dati po talaga sa 700, di ko po alam ngayon. Mm-hmm. Okay, just get something from ano, just help him out. Okay? He doesn't understand what's going on. Sino anyway. Sino ba tinga ko dyan, sir? Alas 8. Okay, he doesn't have anything. Okay, alright, sige.